So, what's up mga kamoto? Good morning, good afternoon, good evening. Kung anong oras nyo man pinapanood tong video na to. O, nakita nyo nga sa intro natin, meron tayo dito na i-unboxing. So, Pista GPRR 2019 Mugello helmet. Bale, 2020 design to ng AGB para sa model nila na Pista GPRR. So, etong nakikita nyo, yan, ano yan, AGB K1. Winter test 2015 na kung di ko nagkakamali. So, pero yung design niya, pero yung production nito 2019-2020 inilabas ng design na to. So yan, eto, unbox natin. Ayan. Pulang to sa bilet. Ayan. So yan, kung makikita nyo yung box sa loob. Ang ganda, no? Ang ganda ng pagkaka-design. So, sa mga entry-level helmet nila, hindi ganyan yung design ng, ano, design ng box sa loob. Normal lang siya na kahon. Na yung design sa labas is katulad nito. So, ayan. Pagka i-unbox nyo, yung helmet, kung makikita nyo, ito. Tapos, mayroong mga styro. Ito yung helmet. Ayan. So, ayan yung dust bag niya o sling bag kung tawagin. So sa mga entry level helmet, iba rin yung dust bag, simple lang. But ito ay yung high quality nila na sling bag o dust bag. So makikita mo lang to sa AGB Core sa Arpista GPRR Sport Modular Helmet at saka Veloce S kung di ako nagkakamali. So ito pa yung nasa box. Yan. Manual. Ang manual niya, tapos yung mga extra foam. Pwede mong i-tune yung helmet mo depende sa size ng ulo mo, sa shape ng ulo mo. So pwede mo siyang i-tune. Yan, hahanapin mo lang kung anong gustong comfort ang gusto mo. Yan. So may manual tayo dito. Manual and then yung yun lang, ito tapos ito yung pinaka extra foam nya. Ayan, so ikaw mag-tune yan depende sa gusto mong comfort. Tapos meron syang ayan, ano ito. So, mga instruction kung paano gamitin yung helmet, kung para saan itong mga to. Bali, ito. Ito, silicone na visor mechanism. So, pagka matigas na yung isara, ibukas yung visor, ito ay nilalagay. O, Pista GPRR at saka Corsa R. At Veloce S Sport Modular lang meron din ganito. Tapos yung yan yung palagay sa tenga. Earpiece para kung kunwari nasa racetrack ka, ilalagay mo yan para hindi masyadong maingay. So dagdag protection sa'yo para hindi mabasag yung tenga mo, yung pandinig mo, yung dimina. Kasi pagka maingay yung motor mo, may tendency kasi na madamage yung ear mo. Tapos ito yung pinaka hose nya para dun sa ano, dun sa pinaka kasi pwede mo siyang i-connect sa ano, water bag, no? Yung suit mo meron siyang lalagyan sa likod ng tubig. Ito pwede mo i-connect kasi meron siyang naka-ready na hose ko. So pang ano talaga, pang racetrack talaga siya. O kung wari, mahabang lap, ilang lap yung race nyo, pwede kang muna tubig kung nauwa pa. Tapos, ito yung pinaka-cover sa vent, sa harap, kasi hindi siya yung katulad ng Corsa R o yung ibang helmet katulad nito, na i-slide mo lang, bubukas na. So, hindi siya ganun. Ito, tinatanggal mo siya. Goma talaga.
normal siya. Yan. Tatlo yan. Meron pa dito sa gitna. Dito lang ito sa ilalim. Ayun yung isa. Tatlo kasi yung bench niya sa harap eh. Lima. Sa ilalim hindi pwede isa. Ito. Yun yung sa gitna. Dito. Saan ba yun? Ito. Yun lang naman dito sa gano'n dito. Okay. Tapos. Ano pa ba? So, ayan, big bite valve, so valve para dun sa yung pinaka ano mo pagkainom ka ng tubig, ayan mo nakikita nyo. Ayan. Tapos, ayan, instruction manual. Yung lang, ano pa ba? Tear off. Ayan, tear off. Ayan, ito yung nilalagay dito sa labas ng visor mo. Clear yan. So, kunwari, nasa race ka. Siyempre, nagdudum yung visor mo para hindi nalilinisin. Basta ka lang hila ng hila. Ayan. Para malinis na ulit yung visor mo. Then, yan. Hindi siguro makawala to kahit saan. Silica gel. Silicon gel. Tapos yung anti-fog visor niya. Insert lens. Yan. Para hindi mag-fog, kunwari, umuulan, malamig, tapos mainit yung makina, no? Tapos malamig. Hindi siya magpa-fog during race nyo. O kaya during ride nyo. Yan. So, pin lock, 100% mach vision. Clear din to. Yan. And then, yung iba, wala na. Yan lang, no? Yan, may mga foam siya sa gilid para dagdag protection sa helmet once na tinotransport na. And then, ayan, dito naman natin yung helmet na nagalaw yung aking camera. So, ayan, okay na. Tingnan naman natin yung helmet. Ito yung helmet. Ayan, ito natin. Wow. So yan, pag binuksan yung helmet, may plastic cap. Dagdag na protection para hindi magasgas. Ang dami natin yung plastic. Makano kaya itong plastic na to, no? Dito. Kasi mamaya ka na nasabihin kung magkano to kamoto itong helmet na to. So abangan nyo sa end ng video. Sasabihin ko kung magkano. Ayan! Natin ako ito para makita nyo. Ayan, green yung kanan. Pula yung kaliwa, orange. Pula yan, plug yan ng Italy. And then yung gitna puti. Ayan, so plug yan ng Italy. Kasi ito yung default. By the way, kamoto, limited edition para to ng helmet. So, siya yung pang 1,798 na ginawa. Na ganito lang. So, bale, 1,798 of 2,500. Yan. Ako nakikita nyo. Yan. So, film homologated. Ano ba yung film homologated? So, MotoGP track ready siya. Pwede mo siyang gamitin sa track ng MotoGP kung MotoGP rider ka. So, I mean, yung ano niya, yung safety niya is katulad ng ginagamit ng mga helmet sa MotoGP. So, ang ganda ng safety niya, ang ganda. And then, ano pa ba? Size large to. Ayan, large. Nagigitan niyo mo, large. Ito. Ayan. So, ang sinasabi ko kanina, nung paglalagyan na ito, ang tatlo ito. Ito ba yun? Ito. Ito. Ayan. Tsaka ito. Is itong slap dito. Ayan. Ito. Isa, dalawa, tatlo. Ayan mga kamoto. So, ilalagay ko. Magkakita ko sa inyo. So, goma lang talaga siya.
So, medyo mahirap ilagay ng moto kasi kailangan mong pwersahin. So, bale, dito siya nilalagay. So, yun ano yun. Yan. Dito siya nilalagay sa dalawang yan. Tatlo. Mayroon po pwersahin kasi hindi ko naman kailangan ilagay ito. And then, yun. Bubuksan mo yung visor niya. Pag-click mo. Ayan. So, naka-lock siya pero meron siyang abang dito. Tapos isa pang bukas mo. Ayan. Open at close lang ito ang moto. Ayan. So, hindi siya katulad nitong isang helmet na tatlo yung ano. Open, slightly open. Tapos kalahati. Tapos open. Full open. Full open. Yung bukas talaga. Tapos, ayan. So, ayan yung ganda safety niya. So, kung magka-crash ka, hindi siya... maliit yung possibility na matanggal yung ano visor pag nag-crash ka during race o during ride nyo. So, yun yung isa sa magandang safety niya sa visor. Tapos yung pin lock dito, yung pinaka ano niya, yung tear off dyan nilalagay dito. Yan may sasabit. Tapos tanggal ka lang during pagka madumi na. And then yung loob niya, ayan, ayan lang natin muna ng basahan para hindi magasbas. Ayan, yung loob niya kung nakikita nyo, kumitag pa siya. Siya ay bagong bago. Ayan. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo ang moto na nakakonect sa loob doon sa mga sa ano mo, nakakonect dun sa suit mo kung may water bag siya sa likod. Doon may go-connect, tapos dito mo iinumin. Dito sa part na to yung pinaka-host niya. So, naka-malapit sa sangungso mo. Para iinom ka na lang pagka nauuhaw ka. Kumahaba man yung inyong race. O kaya biyahe kung nauuhaw ka. Tapos, pro spoiler. So, yun. Kasi may tatlong model to. No? Yung unang labas niya, Pista GP. Pangalawa, Pista GPR at Pista GPRR. So, ito yung GPRR. Mas in-improve nila yung aerodynamics dito sa spoiler nila. Yan, ang galing talaga ng AGB. So, shoutout AGB. Talagang pinag-aralan. So, by the way, ito yung same helmet to na sinuot ni Valentino Rossi nung race niya. Wala lang yung mga personal na Monster logo. Wala lang yun. Tapos yung mga visor sticker. Yung lang wala. Pale, yun nga, tulad ng sabi ko, iniba nila yung spoiler. Mas maganda ngayon. Mas trip ko to. Ayan. So, nakikita nyo naman. GP. RR. Tapos, made in Italy siya. Ayan. I think wala nang nilalabas na hindi made in Italy. Kasi yung mga unang nilabas na Pista GP o Pista GPR, meron yatang hindi made in Italy. Sa Asia ginawa. So, pagka sa Asia, walang made in Italy. Ayan. Ayun o. Tapos ang maganda pa dito, yung field of view niya, mga moto. Yung field of view niya, malaki. Compare dito sa helmet ko. Kasi sa pagka naka-sports bike ka dito sa helmet ko, para makikita mo pa yung pinaka, ano niya dito. No? Yan, para makikita, mapapansin mo pa yung pinaka part ng helmet dito. Pag ito suot mo, talagang maganda yung field of view. Yan, mataas, kahit sports bike ka, kahit nakasubsob ka, kita mo na maayos. Tapos yung gilid, mas malapad. Yan. Madali lang tanggalin ang visor nito. Bale, ito. Ayan. Basta mo lang siya hihilahin pababa. Saka yung kabila. So, kailangan nakabukas ng konti. Ayan, hindi siya nakalak. Pagka inila mo. Ayan. Hilahin mo din yung kabila. Okay. Ito, pababa. Wait. Oh. Pababa. Dapat pala nakabukas siya pag binuksan mo. Dapat pala nakaangat pag tatanggalin mo yung visor. So, hilahin pababa. Tanggal na. Ganun lang kabilis. Ayan.
O, pag ibabalik mo kamo to, ganun lang din, no? Basta mo lang siya... Basta mo lang siya ibabalik ng ganyan. Ihilahin mo siya. Tapos salpa. Bitaw. Sa kabila, ganun din. Hila. Bitaw. And then, wala. Wala pang 2 seconds. Pwede mong ibalik kung sanay na sanay ka na talaga. Madaling ibalik yung visor niya. Madaling palitan. So, ayun. Double D-ring lock system. So, yan naman. Halos lahat naman ng mga helmet ngayon. Maliban sa Eurofit na AGB version. K3SB. Quick release pa rin. So, ito one na. Ito yung isa sa mga recommended na. Oo nga, recommended at saka kailangan mo, kailangan ganito yung lock mo sa racetrack. Pag may racetrack ka dito sa Italy, kailangan ganito yung lock. Double D-ring system. Yan. Madali lang yan i-lock kung sanay ka na. Pero pag sa una, kung galing ka sa quick release, maninibago ka, nahihirapan ka. And then, lahat naman ng bagay, pwede mong masanay eh. So, sa una, mahirap lang talaga ito. Pag banda ron ah, masasanay ka na. Kahit may gloves ka pa, kaya mo na isa kayo. And then, ayun. Bale, ito na. Siguro, hanggang dito na lang yung video, mga moto. Alam, sasabihin ko na yung price nito. Yung price nito is nasa 95,000. 95,000, oo tama, 95,000 pesos. 1,600 euro. Bale, may nagbibenta sa Pinas, yung mga seller. Mas mababa sila sa SRP, nasa 67,000, ganun. So, si Motorized Gear, nagbibenta ng helmet na to. PM nyo lang siya, and then magre-reply siya sa inyo. Basta, magre-reply siya sa inyo pag nakita nyo yung message nyo. Yun, etong helmet na to, doon ko rin in-order itong suit ko. Yan, AGB K1 winter test. So, meron din siyang intercom. So, pwede rin kayo umorder sa kanya. PM nyo lang siya, Motorized Gear. Moto Race Gear sa Facebook. PM nyo lang siya. Nandun lahat ng mga helmet na benta niya. So, yun mga kamoto, message nyo lang si Motorized Gear sa Facebook. Motorized Gear. Then sabihin nyo na nirecommend kayo ni Motociclist na 29, automatic meron kayong discount doon. Yan. Hanggang dito na lang mga kamoto. Shoutout sa inyo, shoutout sa mga nanonood. And then, kita-kits sa susunod na vlog. This is Motociclist na 29, signing out.